Diyan na uwi ang karambola ng tatlong sasakyan sa Lopez, Quezon. Patay ang limang sakay ng isang tuktok tricycle matapos itong mabundol ng truck. Nagliyab ang tricycle na may sakay na siyam na magkakamag-anak. Papunta sana sila sa Albay para magbakasyon. Ayon po sa imbestigasyon, nasalpok ng delivery truck ang tricycle bago ito bumangga sa isang pampasaherong bus sa harap nito. Nasunog din ang bahagi ng bus, ligtas sa mga pasahero ng bus. Isang sanggol naman ang kabilang sa mga nasawi. Hawak na ng mga pulis ang driver ng delivery van. Naglayag na ang grupong atin ito para sa kanilang civilian mission sa Panatag Shoal. Nasa 100 bangkang bumiyahay mula sa Masinloc, Zambales, mahigit doble sa bilang ng una nilang misyon nitong Disyembre. Kasama rin ang atin ito ang ilang mangingisda bilang pagpapakita ng suporta sa grupo. Nakatakda silang maglatag ng mga boya sa Panatag Shoal at mag-supply ng gasolina at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda roon. Kahit kasi simula pa lang ng misyon, sinabi ng atin ito na nagtagumpay na sila sa anilay narrative battle laban sa China. Dahil daw kasi sa pag-deploy ng China ng mga military vessel para umano humarang sa lugar, pinapakita lang ng China na sila ang agresibo at illegal na sumasakop sa lugar. Inaasahang matatapos ang misyon sa Biyernes, May 17. Nakamonitor naman ang Philippine Coast Guard sa paglalayag ng atin ito civilian mission sa Panatag Shoal. At may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, magandang tanghali mula rito sa West Philippine Sea. Ang lokasyon natin ay 14 nautical miles o 25 kilometers ang layo natin mula sa Masinloc, Zambales, kung saan nanggaling yung atin to contingent at 200 kilometers or more than 100 nautical miles naman sa Scarborough kung nasaan ang puwersa ng China. Ngayon, Rafi, ay kararating lamang nitong contingent ng atin ito sa lokasyon natin, mga bandang alas 10. At yung nakikita ng ating mga kababayan ngayon ay bahagi ng tinatayang 100 na mga Pilipino mangingisda na kasama doon sa convoy ng atin to, at para daw ito ipakita na itong bahaging ito ng West Philippine Sea ay sa Pilipinas at walang ibang pwedeng makinabang ng mga yamang dagat ito kundi ang mga Pilipino. Tulad ng nabanggit mo kanina, Rafi, ay maglalatag sila ng boya o yung boy, no, para isimbolikong ipakita na yung itong lugar na to ay nasa loob pa rin ng ating exclusive economic zone. At bukod dyan ay mamamahagi rin ng mga gasolina at supply ang grupo para dito sa mga kasama nilang mga mangingisda. At hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na nahihirapan ang mga mangingisda, especially dito sa may bahagi ng Zambales, na makapasok doon sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal dahil nga sa puwersa ng China. Ang pagkatapos nitong pamimigay ng supplies at paglalatag ng boya ay babalik itong mga 100 na mga mangingisda, at yung lima na malalaking bangka na hawak ng atin to ay tutulak na mas malapit sa Bajo de Masinloc. May mga impormasyon tayo na nagsasabi na may mga nakablockade na doon na mga barko ng China. Pero titingnan natin kung haharasin ng grupo ng China itong lima na mga malalaking bangka na dala ng atin to pagpuntan nila o paglapit nila doon. Ayon naman sa Coast Guard, hindi ito sanction ng gobyerno. Ibig sabihin, walang kinalaman ng gobyerno sa civilian mission na ito ng grupong atin ito. Pero ganun pa man ay nakabantay sila para magbigay ng tulong kung kinakailangan, Rafi. Joseph, kasama ba sa mga pupunta sa Bajo de Masinloc itong maliliit na bangka na yan? Kasi ang pagkakaalam natin, base sa experience na rin natin, Joseph, di ba dapat nasa mother boat yung mga yan pag lumayag na sila papuntang Panatag Shoal. Pero ito, lalayag ba sila? Mm-hmm. Ito maliliit na bangka? Hindi na. Itong mga maliliit pagkabigay ng pagkalatag ng boya at saka yung pagbibigay ng supply, ang sabi sa atin ng grupong atin to, babalik na. Pero yung apat na pangulong, kung makikita mo sa dating camera, itong isa at saka nasa likod niya dalawa, yan ang tutulak ng medyo mas malapit doon sa Bajo de Masinloc. Ang hindi lang natin alam ay kung gaano kalapit. Okay.
titingnan natin kasi base dun sa mga satellite images ay yung ilang puwersa ng China, Chinese Coast Guard, ay nasa 60 kilometers, 60 nautical miles, ang layo mula sa Scarborough. Pag yan ang titingnan mong reference at yung plano na kung saan pupunta itong malalaking bangka, ay baka madaanan namin o makita namin itong puwersa ng Coast Guard. Pero, Chinese Coast Guard, pero mangyayari yan mamayang, bukas pa ng umaga kasi doon yung schedule na nandun kami mas malapit sa baho by tomorrow, Rafi. Abangan natin yan. Maraming salamat sa ingat kayo, Joseph Morong. Inaimbestigahan sa Senado ang alegasyong wiretapping ng Chinese Embassy. Kaugnay po yan sa ilang ulat na may recording daw ang embahada ng usapan ng isang Filipino military official at isa sa mga Chinese diplomat tungkol sa New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Inihain ni Senador Francis Tolentino ang resolusyon. Kasabay po nito iniutos din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na imbestigahan ng NBI ang mga ilegal na gawain ng mga foreign diplomat. Anya, hindi dapat ginagamit ang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan ng bansa. Wala pang komento ang Chinese Embassy tungkol sa investigasyon sa Senado maging sa pahayag ni Remulla. Pero una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na dapat iyakin ng gobyerno na malayang nagagawa ng mga diplomat ang kanilang tungkulin. Midweek na mga mare at pare, may Ahsoka entry ka na ba? Kung wala pa, pwede pang humabol, gaya ni Sparkle artist Gabby Garcia. Avisala, yan ang pack na pack na transformation ni Gabby bilang si Sangre Alena na binigyang buhay niya sa 2016 hit telefantasya na Encantadia. Ang kanyang Encantadia sisters na sila Sangre Danaya, Sanya Lopez at Sangre Perena Glyza De Castro approved sa entry ni Gabby. Hinamon din silang kumasa sa challenge. Napa-comment naman sa post sina Direk Mark Reyes at Sangre Tera Bianca Umali. Ang makeup transformation ni Gabby meron ng 3 million views sa IG. Sisimula na bukas ang panguhuli sa mga bumabiyahe pa rin unconsolidated na jeep. Magtatapos na kasi ngayong araw ang ibinigay ng LTFRB na 15 araw na palugit o grace period sa mga chuper at operator mula noong April 30 deadline. Ibig sabihin, ituturing ng kolorum ang mga PUV na hindi umabot sa consolidation at pwede na rin i-impound. Sa panayam ng unang balita kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, piniyak niyang hindi mapipilay ang transportasyon sa gitna nito. May nakahanda rin daw silang social support program para sa mga chuper na mawawalan ng kabuhayan. Kahapon, kinalampag ng mga grupong Piston at Manibela ang Korte Suprema para maglabas ng temporary restraining order laban sa PUV modernization program. No comment ang sagot ni Kapuso actor Paolo Contis nang tanungin tungkol sa relationship status nila ni Yen Santos. Umugong nahiwalay na ang dalawa nang i-unfollow ni Yen si Paolo sa IG. Wala na rin ang kanilang mga larawan sa account ni Yen. Naka-follow pa rin si Paolo sa IG account ni Yen at nasa account pa rin niya ang kanilang mga larawan. Sagot ni Paolo ng matanong sa premiere night ng new movie niyang Fuchsia Libre. Gusto niya munang i-keep na personal ang kanyang buhay. Sa kabila nito, proud si Paolo sa pinagbibidahan niyang movie kung saan gumanap siya bilang isang gay mixed martial arts fighter. Bukod sa pagbabawas ng timbang, nag-train din daw siya sa wrestling para sa role. Kasama niya sa cast, sina John Arcilia at Sparkle actor Khalil Ramos. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.